Magandang umaga sa inyo, Magina. Magandang umaga naman. Magandang umaga po, Papa. Tulog pa yata ang tatlong lalaki. Hindi man po sila, Papa, ang hindi gigising eh. Siya tayo at gisingin natin yung mga tamad na yan. Magandang maga, Oring. Magandang maga po, Papa. Hello? Lamang sila eh. Tama, yun! Hala, magbihis na kayo. Lalamig ang alusal. Abogado, misis, bababa na po ang lagnat ng inyong anak. Gagaling na siya. Salamat po. Talagang napakabuti niyo, doktor. Abogado, doktor. Oh, kaluguan yun. Nakialam ka na naman. Eh, magkano po ba naman ang utang namin sa inyo? Pakita! Oh, Renato. Eh, sinipa po niya yung manika ni Oring eh. Hindi ko po naman sinasadya eh. Dumaan lang ako eh. Papunta na ako dito sa inyo, natisod ko eh. Lang kasi ayaw nila ako isali eh. Ikaw itong ayaw sumali eh. Siya nga papa, inaaya namin siya kanina. Tamo ang ginawa mo sa manika ni Oring. Siya, siya. Tama na yan. Halika rito, iha. Ikaw, Renato. Matuto kang magpasyensya sa kapatid mong bata. Opo, papa. Bukas, ibibili kita ng lalong malaki at magandang manika. Siya nga, papa. Salamat po. Siya, tena sa itas at magsitulog na kayo. Tayo na. Sasamahan ko kayo nang malaman ko kung kayo naghisipagdasal bago kayo matulog. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin ang ngalan mo. Mapasamin ang karian mo, sundin namin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Diyos ko po, ang sasabihin ko po ay ang kagaya ng dinasal ko kagabi. Pako,
Huwag mo sanang daramdamin ang aking sasabihin. Napapansin kong tila lumalabis ang pagkapalayaw mo kay Paquito. Parang higit ang pagmamahal mo sa kanya kaysa kanyang mga kapatid. Diyan ka nagkakamali, Trining. Mahal ko silang lahat. Kung naiba ang aking pagtingin kay Paquito, eh dahilan lamang sa mahigpit na bilin ng kanyang ina. Naalagaan kong mabuti ang batang yan. Sapagkat sa kanyang pagsilang, eh nakapalit naman ang kanyang buhay. Nalalaman ko yan, pagkat tumanda na akong katiwala rito at para ko kayong tunay ng mga kapatid. Ang sa akin ay paalaan na lamang. Ano bang katiwala ang sinasabi mo? Ikaw ay itinuturing kong kapatid na matanda. Kaya wag mo sanang kalilimutan ang bilin sa iyo ni Luisa na ang tatlong batang lalaking mauunila. Ayariin mong mga anak din at mahalin tulad ni Oring. Ang bilin niya bago siya namatay ay hindi ko maaring makalimutan. Ang tatlong batang yun ay tinuring ko rin para kong tunay na mga anak. Ang inaalaala ko lamang ay baka tayo mahirapan dyan kay Paquito kung sakaling siya dumating na sa hustong gulang. Pakaraan niya sa kanyang kamusmusan. Eh pag-aaralan ko na siya sutilin. Inuulit ko sa iyo, Trining, na habang lumalaki si Oring, eh lalo naman siyang napapamahal sa akin. Kaya hindi ko maaaring mapayagan na kahiwahiwalay pa mga batang yan. Salamat. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Papa. Magandang gabi sa inyo, Magina. Mga bata at tatawagin ko si Paquito. Ako'y lalabas, ha? Opo, nanay. Oh, mabuti dumating ka. Pakisundan mo nga si Paquito. Naligo sa ulan. Si Paquito? Naligo sa ulan? Palat na ang abuti ng umaga. Wala na akong magagawa. Ganun pa man, ako'y magtatalot hanggang sa wala. Mahalimit galaw ang inyong nanay ko. Ariin ninyo siya tunay na magulang. Renato? Papa, ikaw ang pinakamatanda sa inyong magkapatid. Mahalin mo sila at huwag pabayaan sa aking pagkamatay. Ikaw ang kanilang magiging ama. Sa inyo ko inihahabilin ang kanilang kinabukasan. Mga anak ko, pagpatuloy ninyo ang inyong mga kamay at magsumpa ang magmamahalan at magsusunuran lagi. Sinusumpa ko po, Papa, na mamahalin ko sila at hindi pa babanin. At halagaan ko po silang mabuti. Trining, ang aking mga anak, huwag mo sana silang mapapayaan ang punyal. May kasamang atlat, talaan. Nalalaman mo na ang iyong gagawin. Trining, mga anak ko, Paquito, Paquito. Nalalaman na ninyo ang kabuuan ng huling habilin ng inyong ama. Ang mana namin ni Auring ay sa akin na pinauubaya. Samantala,
kung nasa hustong gulang ka na rin, Ato, ay ikaw naman ang mamamahala sa mana ng iyong dalawang kapatid. Kayong mag-asawa, Juana at Candido, ay pinagkakalooban ng tigi 1,000 piso at 500 piso naman ang para sa iyo ang guest. Ang punyal na ito, ang siyang sumaksi sa malabis na pag-iibigan ng inyong mga magulang. Sa tala ang ito'y mahigpit na ipinagbibili ng inyong ama, na ipagkaloob sa inyo ang punyal at gamitin ding sangdata ng sino man sa inyong tatlo na magtataksil o magkukulang sa pagmamahalan. Naiintindihan ba ninyo kung tatlo? Opo, Nanay Trining. Ano ang pasya ninyo? Ngayon din po ibig kong magsumpang kaming tatlong magkakapatid sa harap ng Lourdes at dadaling ko po ang punyal. Kumapayag ako. O ano pa inintay natin? Tayo na at nang matapos. Sa harap ng Nuestra Senora de Lourdes at sa pangalan ng ating namamayapang magulang, ay sinusumpa kong mamahalin ko at alagang mabuti. Sinusumpa kong igagalang kita at susundin lagi. Sinusumpa ko na rin ang kagayang sinabi ni Cesar. Tapos na ba? Naiinip na ako eh. Tapos na. Nanay Trining, maaari po bang dito na namin tago ang punyal? Kayo ang bahala. Lagi natin itong dadalawin hanggang sa tayo lumaki. Oo! Eh, kayo, 2,000 kanako, 5,000. Eh, mayari ka. Ate, anong kwenta sa iyo kung gibigyan kami tag 1,000? Bakit naingit ka? Gusto ka maghingi sa asawa ko? Maghingi? Bakit ako maghingi sa asawa mo? Ate! Teka muna, hindi kayo magkakaintindihan yan. Bisaya, Kapampangan. O, pagsabihan mo yan, babaeng yan. O, hindi babae, asawa gina ko. May testamento, may timbre, may silyo. O, bakit? Magselos ka kanako? Magselos, di porsi. Sinong makaburike ang asawa mo? Lorme, lupa yung babi. Uy, wag ka nga magsabi mga babi. Ang asawa ko na yung babi. Ang babi. Ang babi. Baboy, baboy. Tama na ka, Ken. O, tagalan mo tumbukan ka kami. Tumitumba kang apulo. Ah, may tumbukan, may apulo pa. Uy, ako si Samson. Pasok mo na dito sa loob, buho. Lagang kape. Huwag mo kalimutan, Gid. Wah, gagawan ko na. Mumutos ka pa. Mumutos, mumutos. Buang. Gisingin mo na, anak. Sinari na ito. Anak na. Po, nanay. Bangon, abogado. May bista ka ngayon. Magandang umaga, Oreng. Magandang umaga naman. Kasalanan mo pag ako nahuli si Oscado. At bakit maginong abogado? Tanghali mo na akong ginising eh. Doktor! Ha? Sino may sakit? Anong may sakit? Hello, Oreng. Hello. Akala ko pasyente na naman eh. Magbihis ka na at lalamig ang agahan. Okay. Kito, Kito, gising na. Kahit kailan, napakahirap mong gisingin. Bango na eh. Akin na nga yan. Ayaw eh. Imo, sinin mo ilong. Kito, gising na. Huli ka. Bitiwan mo ako. Halikan mo muna ako. Ayoko. Hindi kita bibitawan. Renato, din mo nga si Pakito. Kito, kaya aga-aga mo nang binubos si Chowring. Bis na, tanghali na. Opo, tatay. O sige, hintayin ko na kayo sa baba, ha?
Doktor, telepono po. Sandali lamang. Anong oras ka umuwi kagabi, Tito? Ha? Anong oras? Maga. Anong maga? Mag-aalas dos na kung matulog kagabi, wala ka pa eh. Nagsisinungaling ka na naman. Bakit? Hindi ba tama ang sagot ko? Umaga na nang ako umuwi. Natutulog ka na marahil. Lasing ka na naman, ano? Hindi, hindi. Kung ako'y lasing, di sa balko na naman ako natulog. Eh, saan ba ako ginising niya o ring? Hindi ba sa... Nanay Trining, Renato, magandang balita. Ang ospital ang tumawag eh. Kumakausap ng direktor, sapagkat ako daw ang napagkaisahang ipadala sa Amerika bilang pensyonado ng gobyerno. Aalis ka? Tutungo ka sa Amerika? Tinanggap mo ba? Aba, nasisira ang ulo niya kapag hindi niya tinanggap. Ang bilin ko lamang sa'yo ay isang magandang Amerikana. Mangyari pa kung di ko tatanggapin, biro ninyong kapalaran yon, magpapakadalubasa ako sa ibang lupain. Payagan ba ako, Renato? Kung yan ang gusto mo ay hindi kita pipigilin. Yan ay para sa iyong kabutihan. At sa karangalan ng tinataglay nating pangalan. Tapos na rin lamang kayo, ay alis na ako at makikipagkita pa ako sa direktor ng ospital. Sabay na tayo. Ihatid na kita sa ospital at tutugong na ako sa sugad. Oo, oh, sasabay na rin ako, ha? Nahuli mo ba? Akala mo maiwasan mo ko, ha? Butete, taba! Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ano. Candido, sindignat, marami tayong lakad. Siya, halika na, tutulungan kita. Hindi na ako, senyorito. Makakatayo ako mag-isa. Nay, hindi pa umakit si Renato. Hinihintay si Paquito. Kinakabahan ako, baka magkagalit silang dalawang magkapatid. Yan nga ang inaalaala ko eh. Sa pulang magtungo sa Amerika yan si Cesar, ay lalong lumalala ang tigas sa ulo ni Paquito. Tignan mo't baka sila na yan. Ito na nga, Inay. Kasama si Rosauro. Halika't salubungin natin. Sige na. Lumakad ka. Sige ko, magsesermo na naman. Sige na. Sige nga bukas. Oo, oh, good night, ha? Good night. Kito, huwag mo na mabalik yung sapatos mo. Teka nga muna. Anong oras na ba ngayon? Ha? Anong oras? Ha? Alas 10. Alas 3. Alas 3? Patay na naman pala relos ko eh. Gabi-gabi na lamang namamatay ang relos mong yan ah. Ba, hindi ko kasalanan. Regalo mo ito relos na ito eh. Disisihin mo yung binila. Kailangan na tayo magkaliwanagan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ano ba naman ang ibig mong gawin ko? Magpare? Wala na ba akong kalayaan na magawa ang ibig ko? Sermon ka na lamang ng sermon. Nalalaman mo naman maaari mong gawin ang gusto mo kung sa'yong kabutihan.
Ngunit dapat mong malaman na marami ka ng kapinsalaan na gawa. Ilang ulit na ako nagbayad ng malalaking halaga sa mga nabasag mo sa mga nightclub, dahilan lamang siya ang paglalasing. Ang lalaking sinuntok mo, binasag ang mukha, dahilan lamang siya isang kustos. Nalalaman mo bang halaga ibinayad ko upang huwag ka lamang ipagsakdal? Ang ibinayad mo ay sa laking minana ko. Masalamat ka kung ako'y mamatay. Sapagkat wala akong ibang mapag-iiwanan kundi ikaw. Hindi ko kailangan ng salapi mo. Ang ibig kong sabihin na hindi kita pahintulutan, dungisan mong pangalan natin ang tinira mo? Ah, Renato. Huwag mo akong sasaktan. Lalaban ako sa'yo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ah, Renato. Utang na loob na night training. Dalhinan niyo siya sa itaas na hindi na ako makapagpigil. Renato? Madaling araw na, hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Matulog ka na. Pati kayo ni Nanay Trining eh, napupuyat pa. Ano yun? Hindi naman tayo magkaiba. Ang inaalala ko lamang, nang hindi pa siya dumarating, ay baka nga kayo magkagalit ay... Saktan ko siya. Kaya? Ayokong kayo'y magkasakitan. Kayo'y mahal kong kapwa. Ipinaalala ko lamang sa'yo, ang sinumpaan mo sa'yong ama, na ang dalawa mong kapatid, ay aalagaan mo mabuti at hindi mo sila pababayaan. Kung hindi dahilan sa sinumpaan niya, Nay, matagal na sana mayroon akong mahalagang bagay na ipinagtatag sa'yo. Nakahadlang bang sinumpaan mo? Oo. Ngunit darating din ang araw na kung hindi na ako makapagpigil, ay pagtatapat ko na rin sa'yo. Pananabitan ko ang araw na yun din natin. Sapagkat, ibig kong malaman ang ipagtatapat mo. Matulog ka na at magpapangyan na rin ako. Good night, Renato. Good night. Baba po yata. Aba, wala pala akong panyulito. Tatawa-tawa ka pa dyan. Torpe! Wala kang pakiramdam. Hindi mo ba naaalta ang iniibig kita? Kailan ka pa magtatapat sa akin? Sige. Pag hindi ka nagsabi, ako magtatapat sa'yo. Pinaghihirap mo ang loob ko. Maglakas loob ka na. Makakamit mong puso ko. Iniibig kita. Pinakamamahal kita. Kita kayo si Doña Ermi. Ay, sus, kahaba-haba man ang pangalan ni Doña. Doña Hilda. O, Hilda. Este, agarato muna este mi perrito. Pero cuidado, no vaya kayo makatagbo. Mahal na mahal ko este mi perrito. Bakit sa akin mo bigay ano ko si Tipaon? Kumusta kayo, Doña Hilda? Kaya tal, Senyora Torni? Ako naghihintay sa bahay mo at hindi ko dumadating. Por eso ako napunta rito. Aurelio,
Pinakikilala ko sa iyo ang maganda kong kliyente. Si Doña... Doña Hermenegilda Hernandez, viuda de Cordoba. Doña Hilda na lamang. Kumusta kayo, Doña Hilda? Mabuhay kayo. Salamat. Renato, kailangan na kailangan ko ay yung natulong. Maupo kayo. Doon na tayo manaupo para makausap mabuti. Pwes, ang manalupa, ang manabahay ay pamana sa akin ang aking maridong asawang namatay. Sabes mo, biglang-biglang merong lumitaw na isang sobrino, isang pamangkin daw, at ibig pong manahati sa aking manakayamanan. Usted ha visto? Gagawin ko kung lahat ng akin makakaya, Doña Hilda. Naasahan kong mananalo tayo. Renato, ikaw lamang ang pwedeng manatulong sa akin. At huwag nang Doña Hilda manatawag sa akin. Hilda na lamang. At ako naman bahala sa iyo pagkatapos na manadista. Renato, si Rosaro, kanina pa siya hinihintay eh. Magandang umaga, Ori. Magandang umaga naman. Kaalis lang ni Paquito ah. Eh, hindi naman si Paquito ang sadya ko ngayon eh, kung hindi ikaw. Isang munting alaala ko sa'yo. Salamat. Tuloy ka. Magandang umaga sa inyo. Kumusta, Rosaro? Maupo ka. Doon tayo. Lika, maupo ka. Dito ka na. Kikagandang mga bulaklak. Ang inaalala ko lamang ay baka hanapin ko itong lagi. Karangal lang kung maituturing. Kung pahintulutan mo na ako ang siya magpapalit ng mga bulaklak na yan, sa tuwing aabuti ng pakatuyo. Hihintayin kita bukas, Renato. Sa bahay ka na magkumida. Pagluluto kita ng masarap na potahe porque ikaw lamang ang aking magiging bisita. Maasahan mo, Hilda. At huwag ka sana magtataka kung ako'y dumating ng maaga. Hindi ako magtataka. Ang araw ko para manyana ay para ti lamang. Ay, may perrito. Yan yung tatakuha ko. Pa na? Sige rito. Yung tuta ni Doña Hilda. Kuha ko po. Hihintayin kita bukas, Renato. No te olvides. Maasahan mo, Hilda. Ay, may perrito, pobre. Tawagan mo ako sa telepono nang malaman mo kung makasasama ko o hindi. O sige, alis na ako, ha? Oo. Okay. Parang na rin ako. Diyos ka ba? Maganda pala at bata pa ang Doña Hilda mo. Hindi kasi. Alam mo, mayaman pa. Parang hindi nagkasawa, no? Simpatiko naman ang bisita mo, eh. Hindi kasi. At alam mo, ang sabi ni Paquito, mayaman daw. Oh. Hindi mo ba nahalata? Alin, alin? Palo-palo sa akin. Oo. Oh. At iniimbita ako sa Manila Hotel bukas ng gabi. Naniniwala ka naman kay Paquito? Oo. Oh. Kasama ka naman. Mangyari pa. Huh? Ang sabi ko, tawagan niya ako sa telepono. At nang malaman niya ang sagot ko, nakahihiya namang sagutin ko siya agad eh. Baka sabihin pa niya, nagugustuhan ko na siya. Eh, ano naman ang nasa loob mo? Magaan ang loob ko sa kanya. At nasisihan ako kung siya'y aking kausap. Kung siya'y napaparito, ibig ko magbihis, magayos, magpaganda. Pag-ibig na ba yun? Marahil pag-ibig na nga yun. Ganyan din ang akin nararamdaman kung kausap ko si Hilda. Alam mo, doon ako manananghali bukas at ipagluluto raw niya ako. Ano kaya mabuting dalhin? Bulaklak ko ba? Kadena at kandado ibili mo. At nang masarang ang konti ang bibig. At hindi nakapaglilikot na masyado.
Angge. Nano? Sa bakit? Salamat. Time dalawa lamang. Eh, mapapakisabyan. Pote, makita ka ng asawa mo, may muwan na namang kako. Huwag mong banggitin ang aking asawa. Ikaw lang ang aking minamahal. Maniwala ka. Ikaw ang tala sa umaga. Kanyaman? Ikaw ang aking iibigin. Ano po? Ikaw ang binibini ng talipapa. Eh, Malyarita, yung asawa mo yung talipapa. Oo, siya ang talipapa. Pero, magdilis-hulos ka. At yung dilis? Magdilis-dilis. Ah, balo ko na. Inidang malati. Buri mong mangan. Oh, buri ko siya. Mas kinaano, ikaw lang ako minamahal. At hindi ka na magtatrabaho. Sa pawis kung may patak. Eh, sa anong pawis na patak? Yung pawis, yung sa tulo ng aking pawis, ang buto kong babanatin. Na anong buto nga ginabanat? Yung buto, yung... Ha! Nano? Papawis ako. Mm-hmm. Babanatin ko ang buto ko. Mm-hmm. Alang-alang sa aking minamahal na Juanita. Katuod, git kandido? Nami. Por iso ikaw, hindi ka na mag-usbo nito sa asawa ko, kaya ako lang iya ginamahal. Sige pa, kandido, nami. Huh? Wala na, ubos na sa ubos. Nalalaman kong, mabibigla kayo sa aking balitang ito. Ako'y nag-asawa na at kasama ko siya sa aking pagbalik. Sonia ang kanyang pangalan at ulila na siyang lubusan. Inaakala kong makakasundo ninyo ang aking may bahay. Darating kami sa ikawalong ng buwang papasok. Ikakabli ko ang araw at oras ng dating ng aming eroplano sa sasakyan. Kumusta at alaala sa inyong lahat, Cesar. Ikawalo ng buwang papasok? Di malapit na silang dumating? Kailangan ipaghanda natin sila ng isang silid. Magkakahiwa-hiwalay na kayo ngayon. Mabuti po yun, Nanay Jenny. Dapat namang makanya-kanya na kami ng silid ngayon. Ang kwarto namin, magkapatid, ay siya nang ipagamit sa mag-asawa. At tigisan na kami ni Renato sa dalawang makasunod. Nanay Twining, kayo na po ni Aureng ang mamahala ng pag-aayos ng silid ng mag-asawa. Hindi ba ninyo ibig maghanda bilang pasalubong sa doktor natin? Siya nga naman, Renato. Dalawang bagay ang ipagdiriwang natin. Ang pagiging dalubhasa niya at ang kanyang pag-aasawa. Ano, Pakito? Maghanda tayo. Good. Renato, mangungubita na ako, ha? Aha. Uh-huh. Sandali lamang. Siya. Sisimulan ko na rin ang pag-aayos para sa pagdating ng mag-asawa. Si Cesar ay nag-asawa na. Si Pakito na lamang aking hintay na... At nang ikaw naman ay makapag-asawa na rin. Aba, oo. Kung magiging marapat ako sa babaeng pag-aalayan ko ng ilo. May napili ka na ba? Meron na. Ngunit hindi pa ako makapagpahayag sa kanya. Kilala ko ba? Oo. Sino siya? Hindi ka ba nakakaramdam? Hindi eh. Sino nga ba siya? At saka mo na malalaman. Maalala ko nga pala. Kumusta naman kayo ni Rosauro? Mabuti. Eh, kayo naman ni Doña Hermenegilda. Mabuti rin. Kahanga-hangang babaeng niyo. Gayong mayaman eh, nalalaman lahat ng gawain sa bahay. Siya nga. Kung kami naman ni Rosauro ang magiging magkapalad, ay hindi ko nakakailangan niya na magtrabaho. Kayang-kaya niya ang umupa. Hello? Ah, Hilda! Kumusta? Aba, Atorne, ano pa ang pinagsasabihin mo? Ako hindi si Hilda, kundi si Doña Margarita. Ikaw rin ang aking naalala. Kung hindi ka tumawag, ako na sana ang tatawag sa'yo. Maramdaming ka naman. Maaari ba kita makalimutan? Makakalimutan? Jesus Marius, nanonoko natin ang kabugado mo ito. Darating ang aking kapatid na doktor. Maghahanda kami. Ikaw lamang ang aking magiging panauhin. Okay. Paparin ako mamaya. Bye-bye. Si Hilda tumawag. Kinukumbida naman ako dun mananghali ngayon. Sumating na bang auto? Hindi pa. Ay, baliktad yan. Alam mo, marami akong trabaho. Ngunit hindi ko matanggihin ang babaeng yan. Ewan ko ba? Talagang ganyan kung nagugustuhan mo isang tao. Ganyan din ang nararamdaman ko kung kausap ko si Rosauro eh. Muna, ako na sasagot. Meron akong hintay na tawag eh. Hello? Ah, Rosauro! Si Rosauro.
Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo eh. Aba, hindi po ako si Man Rosauro. Ako po si Candido na nakitawag lang ako sa istasyon ng gasolina. Pakisabi lamang ninyo kay Senyorito Renato na naputukan ako ng goma. Nagtatampo ako sa'yo. Bihira ka nang dumalaw dito sa amin. Saan mo ko inanyayahan? Sa Tagaytay? Oo, sasama ako. Hindi ako makasasama. Ang nanay walang hilig sa pasyalan. At ang mga binata dito ay pawang may mga... Sasama ka nag-isa? Mangyari pa. Mabait naman si Rosauro. Umalis ka nga dyan. Hindi, hindi ikaw. Itong tsuper namin, ang gulo-gulo. Mukha ba akong tsuper? Sabihin mo totoo. Sige, sabihin mo. Pagsigil ka na nga dyan. Eh, oh, tingnan mo siya. Nagtampo na naman. Tapatampo na nga. Sara mo telepono. Sara mo nga. Mamaya ka na nga tumawag. Hindi ko tuloy masabi ibig ko sabihin eh. Nahihiya ako. Mangyari na, ririto ako, ano ha? Lumalaw ka! Eh, saka ka na tumawag, ha? Saka ka na tumawag, ha? Bye-bye! Bye-bye! Aba, senyorita, sandali lang po! Hello, hello, hello? Rosauro daw ako. Nagtatampo pa daw ako. Bilang panghuli ng palatuntunay, pakinggan nating umawit si Aurin. Sasaliwan siya sa piano ni Rosauro at ng orkesta. At huwag ninyong kalilimutan mga kaibigan, ang kasayahan ito ay alang-alang sa pagdating ng aming kapatid na doktor at ng kanyang marilag na may bahay. At kung sakali naman
Akit na bagilim ay kapangmangusay, lihim ng puso ko, sana ipagsako. Maglakas loob ka na at huwag kang mangalamba, pagkat ikaw lang ang siyang mahal ko, wala na iba. Ngayong tapos na ang palatuntunan, sayawan naman. Tugtog, orkesta. Huwag na sanang sa tingin, ikaw ay sawala sa aking pag-ibig. Hindi ka man nagsabi, ay aking pag-ibig ang kulay mong ganda. Ang tangin mong pag-ibig, kung nais mo nang sa akin ay pag-ibig. Kayo ay idudulot ng puso kong laging matangkulo. Kung yan ang iyong ligaya, asahan mo at itipa-ipipi. Kahit ako'y matunga at iwan mo sa gitingan ng tigil. Bakat ikugani ang punigil at isa'y baybayang humanap ng kanyang tunay na ati. Alam na, Renato. Salamat, salamat. Paalam na ako, Ori. Good night, Rosaro. Opo, kito. Okay. Renato, hindi mo ba kaya hatid? Natatakot akong umuwi mag-isa. Eh, maaari ba kitang iwanan mag-isa? Meron lamang akong kukunin, ha? Maupo ka. Oo. Magpapaalam na po ako, Miss. Oh, maupo muna. Ang galing pala niyo sumayaw, Miss. Ay, naku, ako hindi na Miss ngayon. Ako ay si Doña Hermenegilda Hernandez, viuda de Cordova. Tama na po. Eh, nalaman ninyo, nung sumasayaw tayo kanina, ang tingin ko sa paan niyo ay parang hindi sumasayaw sa tabla. Ay, naku, ikaw naman. At saka, ang tingin ko sa inyo ay batang-bata kayo, para kayong hindi Doña. Ay, alam mo, ang sabi ni Renato, na ako daw ay merong 15 anos lamang. Pero masasabi ko siya ng tapat, ako'y may 19 na. 19? O, nakita mo na, pati ikaw ay nagulat, hindi ba? Hulaan mo, kwantos anos yun? 11. 11? 11 anos. Ke barbaridad. Ay, si Renato. Paalam na po. Salamat po. Paalam na po, Doña Hermenegilda. Alis na ba tayo? Paalam na po. Aurin, adios. 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 Aurin, ihatid ko lamang si Hilda. Ihatid mo.
akalain mo ang makabibingwit sa kapatid kong abogado ay si Doña Hilda. Ewan ko nga ba dyan sa kapatid mong yan? Kung bakit naakit ng kitikiting biyudang yan? Bulag na yata ah. At narinig mo ba? Ang sabi daw ni Renato, ay mukhang 15 anyos lamang siya. Ngunit sa katotohanan, ay 19 lamang. Puro pliyagis na mukha. Kung 19 siya eh, di hindi pa ako pinanganak. Uy, mukhang masama ang loob mo ah. Sinasabi ko na nga ba na nag-iinisan lamang kayong dalawa ni Renato? Pakito, ayoko ng ganyan biro. Uy? Diyan ka na nga. ang sayawan, alin pa? Hindi, ayan eh. Naging tampok sa kasayahan ang sayaw ni Ginang Hermenegilda Hernandez, viuda de Cordoba, at ni Ginoong Bayani Casimiro. Doña Hilda, ha? Renato? Talagang kahanga-hanga si Doña Hilda. Bagay na bagay kayo, Renato? Ha? Ang ibig mo ba sabihin eh? Oo, ang iyong kapatid at si Doña Hilda ay magkatipan. Naku, bayaw. Napakatanda naman yata para sa inyong babaeng yun. Aba, hindi, Sonia. 19 na taon lamang siya. 19? Kung siya ay 19, di bago panganak lamang ako. Bakit ba si Hilda na lamang pinag-uusapan natin, ha? Masayaan ba naman kayo mag-asawa? Masaya. Kayo'y kilalang kilala ko na bago pa kami dumating. Madalas kayo mabanggit sa akin ni Cesar. At meron pa siyang nabanggit sa akin na Lourdes. Oo, at ang Lourdes na yun, ang siyang nag-iingat ng mahalagang punyal na naibalita ko sa iyo. Renato, naipagtapat ko sa kanya tungkol sa ating sumpaan nang hindi ko malamay pagbigay alam sa iyo. Aba, hindi bale. Siya naman ay kabilang na sa atin ang kan. Sa harap din ng Lourdes na yun sila nagsumpaan nung sila'y mga bata pa na ang punyal ding yun ang kanilang gagamitin sa sino man na magtataksil sa pagmamahalan. Manaka-naka eh, pinalilinis ko kay Auring upang huwag kalawangin. Naku, nakakikilabot. Ngayon lamang nakarinig ng ganyang sumpaan. Uy, tanghali na pala. Tinantay ako sa ospital eh. Diyan naman na kayong lahat, ha? Bye-bye, darling. Bye. Morning, honey. Hello. Alam mo, meron akong nakita ng sapatos. Nabagay na bagay yung bestido, ano ha? Bilhin mo na at ako hindi makakasama sa'yo ngayon. Marami pa akong pasyente eh. Oo, pero huwag mong kalilimutan. Mag na nightclub tayo mamayang gabi. Oo. Okay, thanks, darling. Bye-bye. Bye-bye. Tuloy! Telepono po, doktor. Sige na, nandiyan ako. Opo. Baka pasyente na naman yan, honey. Abay, madami. Re-resitahan ko na lamang sa telepono. Hello? Yes, nurse? Doktor, nagdaramdam na po si Mrs. Gonzalez. Marito kayo agad. Ihanda mo ang lahat at paparin ako ngayon din. Kita lang tumawag. Nanganak na raw pasyente ko. Pasyente na naman. Wala na ba ibang doktor? Hindi na ba tayo makalalakad na walang pasyente makaabala? Ngunit, darling, ito'y katungkulan na isang doktor. Ah, doktor. Hindi ako maaari mabigo ngayong gabi. Kung hindi ka makasama, lalakad ako mag-isa. Pakito, saan malakad mo ngayong gabi? Alam mo na, Saturday night. Sa Manila Hotel o kaya sa Riviera. Meron ka naman kapareha? Wala. Alam mo naman ako madali akong mangahoy eh. Huwag ka nang umanap. Si Sonia na isama mo, kawawa naman eh. Alam mo, meron kami date ng gabi, ngunit kailangan ako sa ospital eh. Okay. Sige, ikaw na sumama sa kanya. Bis na rin lamang siya eh. Tana. Mabuti magpunta tayo sa Manila Hotel. Baka tayo hanapin ni Cesar. Oh, mabuti ko nanganak na ang pasyente nun. Kahit na. Ang sabi niya, isusundan tayo dun eh. Tena. Tara. I recall a smiley
Nakita mo na, hindi sumunod si Cesar gaya ng kanyang pangako. Marahil nasa ospital pa yun. Kaya ayoko magdoktor eh. Nasiyahan ka ba naman? Oo nga, napakagaling pala sumayaw ng bayaw ko. Lalo naman ang paganda kong hipag. Good night, Bell. Good night, hipag. Nakas sa anak ka. Magsisinip mo kami ni Cesar at katain sa labo. Hello? Honey? Hindi tayo matutuloy magsini. Meron akong emergency case eh. Ngunit, darling, bihis na ako. Nangako ka. Dinaramdam ko. Hindi ko maring iwanan ng aking pasyente. Bukas, pinangangako ko sa iyo magna-night club tayo. Yan ang nalalaman mo. Puro pangako. Mahal mo pa ang mga pasyente mo kaysa sa akin. Kung ibig mo, sa ospital ka na matira. Huwag ka magagalit, Sonia. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa nalalaman ang buhay ng doktor. At saka narito naman ako eh. Saan mo ba ibig manood ng sine? Sa Avenue. Ikaw, Oring. Ibig mo ba sumama? Kayo na lamang. Meron akong panawing hinihintay eh. Ikaw, Renato. Meron din akong pupuntahan eh. Baka doon na tayo magkita-kita sa sine. Tayo na, para abutin natin ang screening. Okay, let's go. Diyan na po muna kayo na screening. Lakas na kayo, mga anak. Ano ba, iha? Hindi yata naka-uwi si Cesar kagabi, ha? Duty raw po sa ospital, eh. Talagang mahirap ang maging doktor. Hindi niya sarili ang kanyang panahon. Oo, nagdadahilan lamang yon. Duty na lang ng duty. Hindi gagawin yun ni Cesar. Ang bait naman ng iyong asawa. O, ayan na siya. Hello, darling. Kala nga, darling, darling. Huwag ka na magalit, darling. Meron akong magandang balita para sa iyo. Oh, anong kagandahan ay babalita mo? Hindi ka naman marunong tumupad. Binigyan ako na isang linggong bakasyon ng ospital. Ibig mo ba sa Baguio natin palipasin? Sa Baguio? Oo. Isang linggo? Oo. Naku, ang darling ko naman. Pagod na pagod. Nagalmusal ka na ba? Oo, sa ospital. Renato, magagamit ba natin ang bahay sa Baguio? Aba, oo. Bakit hindi pa tayo magparaan ng bakasyon doon? Very good! Renato, maaari ko bang isama si Rosauro? Sige, isama mo. At nang mayroon naman ako makasama sa pasyalan, maaari ba, Renato? Aba, oo. Naroon din si Hilda at meron siyang bahay doon. Meron na tayo kani-kanyang pareha. Sabay-sabay na ba tayong aakit sa Baguio? Opo, Nanay Trining. At dalhin natin ang dalawang kotse. Maghanda na kayo at ibig ko makalis tayo sa lalong madaling panahon. Hindi tama yan. Oo, ikaw na nga, ikaw na nga. Ito ang balitang Burhan Park ng Baguio. Yan ang ginagawang pasyalan kung gabi. At yan din karaniwan nagkikita-kita ang mga taong nagliliwaliw sa bayan ng mga Pino.
ang Camp John Hay. Dito nagbabakasyon ang mga opisyales na mga Amerikano. Ang Mansion House na tinutuluyan ng Pangulo ng Pilipinas. At ang Wright Park. Pagmasda ng mga batang nag-aabang ng kwartang inihahagis sa kanila. Baka may dadaing ka pa niyan. Ngayon ay lagi na tayo magkasama. At dito walang ospital-ospital. Wala na, darling ko, kahit ako'y maligayang-maligaya. Para kayo magkasintahan, ah. Dapat tuloy natin pagkagaling sa simbahan. Bahala na, saan tayo makarating? Tayo na, nangwapo tayo ng isa. Tara. Pabisita na tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Sino po ba sa kanila si Dr. Lerma? Ako. Ako po anak ni Professor Velasco. Aba, kumusta ang papa nyo? Yung nga po ang dahilan ay pinarito ko. Biglang sinumpong ng karamdaman ng papa at nabalitaan kayo nagbabaksyon dito, kaya pinasusundo kayo ng mama. Wala na ba ibang doktor dito sa Baguio? Sabihin mo si Dr. Lerma'y nagbabakasyon. Walang bakasyon si isang doktor, darling. Si Professor Velasco naging guro ko ng araw sa kolehiyo, kaya't hindi ko maring pabayaan, lalo't naalaman niyang narito ako sa Baguio. Aba, Sonia, narito ang kapareha mo. O, tayo na. Thank you.
lamang kita'y nawawala na. Ating pagsaluhan ang ligaya, magmahalang lagi ikaw ay talagang mahal ko ngayon. Pag-ibig sa habang panahon, kahit na ayaw kang magtapat nilang puso ko ang iyong bakasyon, Ori. Masisiyahan ka ba? Mangyari pa. Walang dahilan upang di ako masiyahan. Ikaw man ay napapansin kong nasisiyahan din. Nakakabuti ba kay ni Hilda? Hindi kasi. At kay ni Rosaro. Eh di kasi din. Oh, ay na si Cesar. Minamalas ang bakasyon ko. Hindi nagbabago ang kalagayan ni Professor Velasco. Kailangan namin ilo sa Maynila. Namin? Eh di kasama ka. Bakit naman ikaw pansasama? Marami naman doktor sa Maynila. Nalalaman naman nilang nagbabakasyon ka. Utang ko sa mabuti rekomendasyon ni Dr. Velasco ang pagkakapag-aral ko sa Amerika. Kaya't gumaganti lamang ako ngayon. Hinihiling niyang sumama ako sa paghatid sa kanya sa Maynila. Isasama mo ba, Sonia? Bakit pa? Sasama sa kanya. Upang maiwanan sa bahay abang binabantayan niya ang kanyang mga pasyente. Uy, nagdadaya ka ha. Dinaramdam ko nangyaring to, darling. Maiwanan ka na kung ibig mo at ako'y magbabalik agad. Huwag ka na mga ako. Magbalik ka kung kailan mabuti-buti na iyong pasyente. Ako ang bahala sa kanya, Cesar. Kailan na alis mo? Meron pa ako isang oras. Iayos ko, dadalhin mo. Thank you.
Tingnan mo ang dalawa, ho. Isi mo kung gaano kabait, no? Pero, kawaawa naman si Senyorito Cesar. Hindi nakatakpo ng babae nga bagay sa kanya, no? Hindi na sana bale kung hindi kapatid niya pinagchichismi sa kanyang asawa. Abumanggani, pati sa tinda sila nga duluha lamang ni Senyorito Paquito ang ginapag-usapan. Eh, talaga naman pili yun si Senyorito Paquito. At ang babae naman. Sinong babae? Si Senyora Sonia. Hindi at ang babae nagatinda sang hipon sa palengke. Anong hipon? Sino pinag-uusapan sa palengke? Si Senyora si... Hintay kayo mag-asawa. Pakinggan niyo ako mabuti. Kung ano man ang naririnig ninyo, ay huwag na sana makararating pa sa iba, ha? Opo, Senyorita. Sige, magluto ka na, Juana. Opo, Senyorita. Mag-skating tayo. Kailan? Ngayon. Ikaw eh. Si Oring. Hello, Oring. Hello. Huwag mong kalilimutan, ha? Mag-skating tayo. Okay, daw. Tumawag sa long distance si Cesar kagabi. Kaalis lamang yun ni Paquito. Hindi ko naman nasabi sa'yo sapagkat gabi na kayo nang dumating. Siya nga? Oo. At sa himig ng kanyang pananalita, ay tila siya nagdaramdam na hindi ka makausap. Tatawag daw siyang muli. Oh, hindi naman niya ako makakausap. Mag-skating kami ni Paquito eh. Sonia, nakita ko kayo ni Paquito kagabi nang kayo dumating. Nanunubog ka? Hindi ko ugaling manubog. At lalong ayokong manghimasok sa buhay ng iba. Oh, at ano pa ba naman ang ginagawa mo niya sa palagay mo? Talagang hindi ko sasabihin sa'yo. Ngunit dapat mong malaman na maging sa pamilyahan man ay wala nang pinag-uusapan kundi kayong dalawa ni Paquito. Wala akong pakialam sa pag-uusap ng mga tao. Ang aking kaligayahan ang iniintindi ko. Kung hindi ka maglulubay, pati ang magkapatid ay pagkakagalitin mo. Pambihira ang babae pinagkakagalitan ng magkapatid. Kaya kung magkakatotoo ang sinasabi mo, ay magiging kaligayahan ko. Ang babaeng may ugalit pag-iisip na katulad mo, ay hindi dapat mapabilang sa angkalo. Ang mga ganyang pangungusap ay nagbubuhat lamang sa isang babaeng naninibugo. Teka nga muna, sino ba iniibig mo? Si Cesar o si Paquito? Sonia! Ano kayong dalawa? Mukhang mahalagang bagay ang pinag-uusapan ninyo ah. Wala. Binabalita ko lamang sa kanya na tumawag si Cesar kagabi. Diyan na muna kayong dalawa. Mag-i-skating pa kami ni Paquito eh. Mukhang mamamasyal ka na naman ah. Oo, sa camp John, hey. Gusto mo sumama? Huwag na, baka makagambala pa ako sa'yo. May kasama ka ba? Alam mo na eh. Ikaw ba, hindi Alice? Meron akong panahon yung hinihintay. Kung ganun eh, Alice na ako. Oo. Hello, Ring. Hello. Umalis si Renato. Ba'n hindi ka kasama? Pupunta naman yung kay Hilda. Bakit? Sa palagayin ba iniibig ni Renato si Hilda? Oo, talaga naman eh. Ah, diyan ka nakakamali. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Nakikilala ko si Hilda. Nakikilala ko din si Renato. At lalong nakikilala kong babaeng kanyang iniibig. Sino? Humarap na sa salamin. Sa pinakamalaking salamin sa inyo at makikilala mo siya. Salamin? Humarap ka sa salamin? Ang ibig mong sabihin? Oo nga. At kami naman ni Hilde, alam mo na. Naku, Rosauro. Tayo na sa bahay. Baka hindi ka pa nag-almusal. Huwag kang mainit. Darating na yon. Bakit hindi mo siya lubungin? Dala nila ang kotse ko eh. At isa pa ibig kong bigyan ng sorpresa si Sonia. Oye na sila. Hello, darling. Hi. Ano, hindi ka ba natutuwa kayo dumating na? Alam mo, ngayon lamang mag-umpisa ang bakasyon ko. Wala ng pasyente-pasyente. Masamang pagkakataon sapagkat nasabi ko na kay Paquito, nasasama ako sa kanya sa pagluwas niya sa Manila bukas. Hindi ko na makalain darating ka eh. At saka, ang isa pa'y nagsasawa na ako rito. Uwi na rin ako. Ano pa ang gagawin ko dito? Oh,
Aalis na kayo. Di sama-sama na tayo. Anori. Oo. Maganda-handa na tayo. Mabuti pa. Ipanik ang mga maleta sa ita. Orin, meron akong sasabihin sa'yo. Ano yon? Susulatan kita mamaya. Oo. Oo, ilalagay ko sinalim ng pinto. Eh, paano ko malalaman? Kakatok ako ng tatlo. Sige, hintayin ko, ha? Huwag ka matutulog. Oo. Pinaka-iibig kita, Orin. Pinahihirapan natin kapwa ang ating sarili. Pagkat naniniwala ko, yung isang itinitibok ng ating damdamin. Mahal ko. Ako nang pinakamaligayang lalaki sa daigdig. Kung bukas ng umaga, makita kong suot mo sa ating pag-aagahan ang kwintas na kalaki. Sa ganyang paraan, mapatutunayan ko, iniibig mo rin ako. Renato. Natitiyak kong sa silid ni Paquito nagtungo si Sonia. Uminahon ka, Cesar. Huwag mong kalimutan ay kapatid natin ang iyong pinag-iinalaan. Kaya naman ayaw kong pumasok sa kanyang silid nang hindi ka kasama. Hindi pumasok siya mo rin kung ano man aking makikita. Sumama ka sa akin. Magtanong tayo, magtungo tayo kahit saan. Hindi mo iniisip ang sinasabi mo. Si Cesar ay asawa ko, kapatid mo naman. Hindi siya bagay sa'yo. Huwag ka sanang mapusok, Paquito. Ito, Sonia, umalis ka na. Diyan ka sa pinto ng banyo magdaan. Paparito na sila nato at ang iyong asawa. Diyos ko, madali ka na.
Napakabuti mo, Aurin. Makagaganti rin ito sa'yo. Dinaramdam kong pagkakamali ko, Renato. Ano bang ginagawa ninyo rito ang dalawa? Ikaw naman, uminom lamang sandali, bigla ka nalang nawala. Mabuti naman ang nangyari. Napakamalihin pa lang itong dalawang ito. Makasintang na sila yung human lamang natin nahalata. Bakit hindi natin batiin? Pakito. Binabati kita, Ori. Hindi ko man lamang kayo nahalata. Binabati ko kayong dalawa. Kung kailan niyong nais magpakasal, sabihin lamang niyo sa akin. Lucky Auring ang pagpapasya. Ating gabi na. Magpahinga na tayo. Tanghali na, hindi pa nananap si Renato at Auring. Tatawagin ko sila at na tayo makapagagahan na. Malabis na ang pagkapahirap mo sa iyong sarili. Bakit hindi ka magsabi ng katotohanan? Nabigla po ako. Hindi ko akalain humantong sa ganon ang pagliligtas na ginawa ko kina Sonia at Pakito. Naniwala naman agad sila Renato at Cesar na ikaw makatagpuan ni Pakito sa halip na si Sonia? Opo. Paano ako hindi natna nila sa silid at hinahalikan pa ni Pakito bilang pasasalamat? Maya-maya ay pumasok si Sonia na para bang walang anumang nangyayari. Hindi ako makapapayag na magpakasakit ka ng ganyan. Kung ayaw ka magsabi, ako ang magtatapat kay Cesar at kay Renato na si Sonia ang katagpuan ni Pakito at hindi ikaw. Huwag, Inay. Alang-alang sa kanilang amang namamayapa na. Huwag natin silang pabayaan magkagali. Kung malaman ni Cesar ang lihim na pag-iibigan ni na Sonia at Pakito, ay... Pakito, saan tama ka usap? Bakit, Cesar? Halika sa labas. Cesar! Ay, Diyos ko! Nanong malyari! Dalian na kay Basi, magpanaog na sila. Wana? Wana, Candido? Oh. Eh, magkapatid, nag-aaway. Ay, purbida. Baka nahuli ni Senyorito Cesar, si Senyorita Sonia, kasi Senyorito Pakito. Ha? Tignan natin. Ha? Wala, vamos. Ikaw na isang lerma, at kapatid ko pang naturingan ang dudongi sa aking karangalan? Wala akong ginagawang masama. Cesar! Ah. Naalala mo ito? Candido, mabuti pa magtawag ka sa pulis. Dali ka. Wah, tawagan ko Senyorito Renato. Hindi, ang pulis. Magdali ka, magtakbo ka. Kung ikaw ay hindi duwag at taong marangal, ito ang gagamitin mong panghugas iyong kasalanan. Wala akong kasalanan. At ang sumpang binabanggit mo sa akin ay akin ang nakalimutan. Hindi pa ba kasalanan ang pugayan ninyong aking dangal? Cesar, hindi umaabot sa iyong iniisip ang aming pagkakasala. Hindi ako naniniwala sa inyong dalawa. Pati si Auring ay dinamay ninyo sa inyong pagkakasala. Loy! Oh. Yung kapatid nyo, nag-aaway po. Ha? Tawagan ko po Nanay Trini. Huwag mong igiit na kami nagkasala. Hindi ko ituturing na kasalanan ng gawang umibig. Hindi maari sa akin ang pabalang-balang na pagmamatwid. Ang punyal nito magwawakas sa ating salitaan. Cesar! Huwag kang lalapit. Matagal ko nang dinadala ang revolver nito. Ngunit hindi ko pa nasusubukan. Dinaramdam ko ng malabis kung sa iyo ko na magagamit. Hindi ako natatakot. Mapatay kita o mapatay mo ko. Cesar! Senyorito! Candido, ilabas mo ang kotse. Madali! Ngayon, hindi po, Senyorito. Maaari na ninyong tanungin. Salamat na lang at sa balik at tumama. Tanungin na ninyo. Doktor, ibig namin malaman ang nangyari bago namin lakpin ang iyong kapatid.
si Paquito, ang kapatid ninyong bata, ay huwag ninyong pababayaan. Dadakpin niyo aking kapatid? Bakit? Siya wala kasalanan. Hindi niya sinasadyang pagkakabaril sa akin. Kamalian lamang niya ay hindi niya siniyasat na mabuti kanyang baril kung may bala o wala bago niya pinagparangalan sa akin. Kung ganun po, isang aksidente lamang nangyari. Opo. At kayo na sana ang bahala magpapaumanhin sa katorpehan ng aming tsuper. Naabala pa kayo ah. Magpapaalam na po kami. Adios po. Patawarin mo ko. Alis na muna kami, Renato. Kung ako may nagkasala, dapat ka rin sisihin. Pagkat lubusan mo na akong napabayaan dahil sa iyong pagkamang gagamot, ikaw rin ang may kagustuhan sumama akong lagi kay Paquito. Iniibig mo ba siya? Noon lagi ka sumisira sa iyong pangako at si Paquito nang si Paquito ang aking nakakasama. Inakala ko siya ay aking iniibig. Ngunit nang kayo magkagalit at ikaw nakita kong nasugatan, saka ko lamang nalaman na tanging ikaw lamang ang aking minamahal at hindi ko matitiis kung ikaw ay napahamak. Hindi na maulit ang mga nangyari. Kung hindi kita masasamahan, ay hindi kita pagkakatiwala kanino man. Pinatatawad mo na ba ako? Kung nagsabi si Cesar ng katotohanan, ay mabibilanggo ka ng mahabang panahon at magiging malaking kasiraan ka pa sa lahi natin. Ang ganyan pangyari, ay dapat na magpabago ng iyong ugali at magpaliwanag ng iyong isipan. Ano pang itinitigil mo? Bakit hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Nahihiya ako eh. Samahan mo ko. Talagang magpapakabait na ako. Hindi, Mare. Yan ay tungkulin mo mag-isa. Sige, pumasok ka na. Sige. Mag-ayos ka na, darling. Ibig kong makita ang maganda nagtatanong sa akin. Paquito? Patawarin mo ako, Cesar. Kaya nakasala rin ako. Ang wala akong pinag-ukula ng aking pagmamahal, kung hindi ikaw, kamatayan lamang ang makahahadlang sa akin upang di ko magamit ang kwintas. Napakaiingatan ko habang ako'y nabubuhay. Pagkat ikaw, na pinakaiibig ko sa lahat, ang naghandog sa akin, Aurelio. Bakit? Bakit? Aalis kami ng nanay. Hinihintay ka lamang namin dumating upang makapagpaalam kami sa'yo. Alis. Eh, saan kayo tutungo? Dumating ang... Ano? Ang pamangkin ng nanay. Nag-iisa siya, kaya doon na muna kami titira. Pamangkin, ha? Eh, saan naman ang galing ang pamangkin niya? At ngayon lamang sumipot. Huwag mo nga intindihin ang biglang pagsipot ng pamangkin ng nanay. Ngayon ay hindi na kayo mga musmos. Maaari na kayo magsarili. Kaya hindi ninyo kakailanganin ng nanay ko. Eh, kung sabihin ko naman sa'yo, ikaw ang kailangan. Hindi ako ang kailangan mo, kundi si Doña Hermenegilda Hernandez, viuda de Cordoba. Ah, hindi ko nga pala naibalita sa'yo. Nagpakasal na silang dalawa ni Rosauro. Kapwa na tayo walang kapareha. Huwag na nga natin pabayan ang salitaan. Alis na kami, Renato. Kung talagang hindi ko kayo mapigilan, meron lamang akong hihingin sa'yo. Ano yun? Ang kwintas ko. Ha? Ito, talaga may isusoli ko sa'yo, nakalimutan ko lamang. Pakialis mo nga. Ayoko. Sabihin mo muna sa akin kung bakit mo isunod. Eh,
Baka mawala eh. Alisin mo na. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo sa sulat? Ang kwintas na yan ay susuot ko lamang. Kung ako'y minamahal mo rin. Hindi ko na natatandaan. Alisin mo na sabi eh. At hindi mo rin natatandaan ang sinagot mo sa akin? Kamatayan lamang ang makahahad lang? Huwag ka maingay, baka marinig ka ng nanay. Huwag na kayo mag-away! Palit niyo na yung maleta at hindi na kami tutuloy. Masyado ka nag-ib, ha? Iniibig kita, Orin. Ibig ko marinig sa'yo mga labi, iniibig mo rin ako. Ayoko nga. Sige, sige. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako sinasagot. Aabutin tayo maghapon. Kung sagutin ba kita, ibibitiwan mo ako? Mm-hmm. Hindi kita sasagutin.